Tumagal lamang ng ilang oras ang ulan nitong weekend pero matinding pagbahana ang naranasan sa ilang lugar sa Metro Manila. Dahil dyan, plano ng ilang senador na imbestigahan ang mga flood control projects ng MMDA at DPWH. Tiniyak naman ng MMDA na handa silang makipagtulungan sa Senado. Si Patrick De Jesus sa detalye. Bukas ang MMDA sa planong imbestigasyon ng Senado, kaugnay ng naging pagbaha noong weekend sa ilang lugar sa Metro Manila matapos ang malakas na buhos ng ulan. Sa inihaing resolusyon ni Senador Bong Revilla, nais niyang siyasatin ang kalagayan ng mga flood control projects ng MMDA at DPWH. Paliwanag naman ni MMDA Officer in Charge at Flood Control and Sewerage Management Office Engineer Baltasar Melgar, umabot sa 79 mm sa loob ng isang oras ang bumagsak na ulan noong Sabado base sa monitoring ng PAGASA, kaya nagkaroon ng pag-apaw sa ilang ilog. Ani Melgar, mabilis din namang humupa ang baha. Itong ganito kalakas na ulan ay hindi ho kaya ng ating mga drainages yan, ang ating waterway, na i-convey na hindi mag-spill over ang tubig. So napansin natin na yung San Juan River ay umapaw kasi nga hindi niya kayang i-convey agad yung baha na bumagsak doon sa San Juan River papunta sa Manila Bay through Pasig River. Operational din ang lahat ng 71 pumping station sa NCR, gaya ng Tripa de Galina sa Pasay City, ang pinakamalaking pumping station na pinangangasiwaan ng MMDA kung saan ang pumping capacity nito ay 70 cubic meter per second. Pero kaagibat ng pagbaha ay ang problema sa basura. Dito sa Tripa de Galina pumping station sa Pasay City, umaabot ng 6 to 8 cubic meters o 7 tonelada ng basura ang nakukuha kada araw. Pero kapag malakas ang ulan at bumabaha, ay umaabot pa ito ng hanggang 20 cubic meters o 18 tonelada ng basura. Ang pinaka-function po ng pumping station ay magpa-pump lang sana ng tubig baha. Kaso may kasama kasing mga basura, kaya nababawasan yung capacity ng pumps namin. Yun ang nagpapabagal sa pagpa-pump namin ng tubig baha papunta sa Manila Bay. At saka nasisira pa yung mga equipment namin. Kaya muling nanawagan ng MMDA sa publiko sa tamang pagtatapon ng basura. Tiniyak din ng ahensya na nakalatag ang iba pang flood control projects. Meron tayong flood control master plan. Ginawa yan ng World Bank. So yan ang sinusundan ng DPWH, ng MMDA na pag nag-construct ng structure. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.